na ng visa, nakaka-apekto din yan yung mga record na yan sa pulisya. So kaya ingatan nyo mga lods, yan ang number one na ingatan nyo, yung magkaroon ng record dito. Iwasan nyo na magkaroon ng record kahit na anong record sa pulisya, kasi magiging problema nyo yan pagdating ng araw. Set mga lods, ayan. Pasensya na kayo dito sa ano, at marami, mga palasik na mantika, ayan mga lods. So nilalagyan ko ng carton dito para hindi tumalasik dito sa ano. Tingnan nyo yung mga wall, mga lods, ayan. Ang daming palasik na mantika. So hindi natin lalagyan ng carton na ganyan, ayan, madami yan. So dapat consistent yung paglilinis dito para hindi dumikit, kasi pag dumikit yung mantika dyan, ayan, mahirap na siyang tanggalin mga lods. So ayan siya, kasi nyo yung aking ano, kalan dito. Magamit ako ng butane. Ayan, portable na ano, na stove. Meron akong ano dito, induction. Ayan. Pero hindi ko ginagamit yan kasi nga malakas sa kuryente. So umili ako ng sarili kong portable. Ayan, gumagamit ako ngayon ng gas. So nagluto ako ng pansit mga lods. Ayan, baka meron sa inyong may gusto ng, o may paborito ng pansit dyan. Ayan, punta na rito sa bahay, ayan, para tayo magmerienda. So for today's video mga lads, meron akong gusto kong i-share sa inyo. Simpleng bagay lang to na gusto kong i-share sa inyo, lalo na pagka nandito na kayo, para pagdating nyo rito sanay na kayo, marunong na kayo. Gusto ko share sa inyo yung mga dapat at hindi dapat na ginagawa sa bahay o sa gisuksa dito sa South Korea. Lalo na kung yung bahay is katulad nitong sa atin na yung halimbawa ang villa or yung mga apartment na meron kang kapitbahay. So ganito yung mga dapat na ginagawa nyo mga lods, yung mga dapat at hindi dapat, yung mga bawal. So unang-una, dito tayo sa kusina mga lods. Ito importante ito mga lods na matutunan ninyo, kasi ito isa sa pinakang ano ng mga Korean dito, pinakabawal. So kung nakikita nyo to, ayan, sa Kapampangan, kanyo ang tawag dyan, or sa Korean ang tawag dyan is umsik, suregi, or yung mga food waste sa English sa atin. So dito sa South Korea mga lods, sineseparate yan, hindi yan basta-basta tinatapon, hinuhulog dito sa sink. Itong mga sink dito mga lods, kung mapapansin nyo, ayan, meron yan strainer. So hindi yan basta-basta dumediretso doon yung mga kanin-kanin. So inisinasala yan, matapos nilalagay dito. Alam nyo kung bakit sinasala ito mga lods? Kasi ito, pag hindi mo inalis yung mga kanin yan, magbabara yan, pupunta yun doon sa ilalim, sa tubo. So pagka yan pumunta sa tubo at bumara doon sa ano, doon sa tubo, syempre hindi na makakadaan yung tubig, so aapaw yan. Ang mangyayari ngayon, sasabihin mo dun sa may-ari ng bahay. So yung may-ari ng bahay, tatawag ng gagawa upang tanggalin yung bara. So dun ka ngayon mayayari dun sa pagpapagawa ng ano na yan, yung pagtanggal ng bara. Siyempre, ang gagawin ng may-ari ng bahay nun, i-charge sa'yo yung pinambayad dun sa nagtanggal ng bara. So matama na yun mga lods, medyo mahal na ano yun, na services. So mahal din, mahal ang singil. Ang mangyayari dyan, kung hindi sisingilin sa inyo, hati kayo ng may-ari. Pero most niyang ginagawa ng may-ari, dahil ikaw may kasalanan, i-charge sa'yo ng buo. Kung halimbawa na 200,000 won or 300,000 won ang bayad, 12,000 sa pera natin yun, sisingilin sa'yo ng may-ari ng bahay yun ng buo. So ayan, yung mga ano na ganito, umsik suregi ang tawag dito mga lods. Tawag dito mga food waste. Ayan, sineseparate yan mga lods. Separate din yung, ayan, yung mga ano ng shell. Shell ng ano, kung kumain kayo, tahong, ayan, hihiwala yan. Hindi yan basta sinasama dyan. So may mga may mga plastic dito na nabibili mga lods, na talagang lalagyan ng plastic ng mga food waste. So itong sa amin, hindi na kasi required
At wala kasing kumukuha ng basura dito, kaya sa ganito na namin nilalagay. So ang ginagawa namin, binubuhos na lang namin sa mga gilid-gilid na yung hindi makikita ng tao, mga lods. Siyempre nakakahiya naman kung makikita nila tinapulang basta. So ito tinatago namin. Yung iba ang ginagawa, binabawan sa lupa. Pero pag ang bahay nyo is nasa sentro, sa mga bayan-bayan, yung mga ganito, mga lods, yung mga code, yung mga plastic nyan, merong plastic na talagang lagayan ng mga food waste, yung kulay green. Pagka dito nyo nilagay sa plastic na to, hindi kukunin ng basurero yan. So dapat yung plastic lang na yon. So ilalagay lang yun sa gilid ng basurahan, dapat nakasil dyan, nakatali, at dun sa labas kukunin ng basurero yon. Tapos one more thing, mga lods, yung mga basura dito, yan, mga ganyan basura, kung mapapansin nyo, nakahiwalay-hiwalay, mga lods, mga separate, ayan, di ba? Plastic, bote, yung mga cooking can, ayan, nakahiwalay siya, mga lods. Yung mga cartoon, ayan, nakahiwalay. Yung mga basura, mga ilban ang tawag dito, yung mga iba't ibang klase ng basura. So kung mapapansin nyo, iba yung lalagyan niyan, iba yung lalagyan niyan, at iba yung lalagyan nitong ating food waste. Dito, mga lods, may kitang mga Korean sa segregation ng basura. Hindi mo pwedeng ihalo yan dito. Papagalitan ka ng Koreano. Hindi mo pwedeng ihalo yan dito. Papagalitan ka ng Koreano. So may instances na nangyari sa amin, mga lods, nung una ako rito sa Korea bagong dating kami, pinaghalo-halo namin yung itong basura na to tsaka itong ganito. Nagalit yung Koreano, ginawa ng Koreano, mga lods, kinuha yung basura, tinaktak sa pintuan ng bahay namin at pinaseparate sa amin yung mga food waste na ganito tsaka yung basura na ganito. Pinaghiwalay-hiwalay. Siyempre, mabaho na yun, mga lods, bulok na, kasi nga yung food waste na ganito, pag hinalo mo dun sa basura na ganun, mangangamo ito, lalo na kung may mga hasang ng isda dyan o mga pinaganuhan ng isda, yung mga pinagplastik ng karne, yung, basta yung mga nabubulok. Ayan, pag hinalo mo yan dito, mabaho yan. So ang ginawa ng Koreano, binuhos nito sa pintuan namin yung basura, pinahiwalay sa amin itong mga to. Ito hiniwalay, yung mga ganito hiniwalay, yung ganito hiniwalay. So nakakahiya, di ba? So number one, mga lods, dapat yung matutunan sa basura dito, ayan, yung segregation, yung paghihiwalay, mahigpit na ina-implement yan. Tsaka pangalawa, yung pagtatapon itong mga basura natin, mga lods. May mga proper dito na natapunan, mga plastic, pagka doon kayo nakatira sa mga city o mga syudad, hindi basta-basta lalagyan mo lang sa kahon na ganyan, tapon mo sa labas, hindi pwede, hindi ang kukunin ng basurero. At malalaman yan na may-ari ng bahay na ikaw ang tapon, kasi may mga CCTV doon, papabayaran ka, papamultahin ka pagka nakita na natapon ka basta-basta ng basura na hindi proper yung plastic. So ayan, mga lods, dapat yung malaman niya, kasi isa sa mga importanteng bagay pagdating nyo dito sa Korea, yung pagtatapon ng basura. Ayan, dito naman sa CR, pagdating dito sa CR, ayan, kung mapapansin nyo, tissue tayo dito, yung nagagat, ano, yung regular na tissue. So meron tayong lalagyan ng tissue dyan, basurahan. Isang araw, pinagalitan kami nung pinagalitan kami ng may-ari ng bahay, yung mga nakatira dito, may dala-dala siyang ganito. Ano ba tawag dito, mga lods, kung alam nyo? Mold tissue, or sa English yung wet tissue. Yan ang isa sa mga bawal na bawal, mga lods, na pinaplush sa mismong toilet, sa inodoro. Kahit saan ka makapunta, saan ka pumunta rito, sa mga train station, sa mga public toilet, makikita nyo may mga nakasulat doon na bawal itapon yung wet tissue, i-plush dito sa toilet. Bakit? Kasi hindi natutunaw to, mga lods. Hindi to nalulusaw pagdating dyan sa loob. Bumabara siya pagdating doon. Pagka pinakuha mo na yung ano ng poso negro mo. So pag nakita nila na maraming ganito, na maraming mga wet tissue na ganito, nagagalit yung city hall, mga lods. Kasi nga, kailangan pa nilang alisin yon doon sa mga dumi. Yung mga ganito, kasi nga hindi na to nalulusaw. Kasi ang dumi ng tao rito, mga lods, yung mga galing sa poso negro, ginagawa nilang fertilizer. Hinaano nila sa bukid, sa palayan. So pagka may mga ganitong plastic, syempre kung yung mga dumi may kasamang ganito na wet tissue, hindi nalulusaw ito, mga lods. So yan, number one, ito, mga wet tissue na to, hindi nyo dapat sinasama sa toilet. Nagagalitan kayo ng may-ari ng bahay. So ayan, mga simpleng bagay na dapat yung malaman, mga lods. Pero yung mga regular na tissue na ganito na nababasa, walang problema dyan. Walang problema.
So, pwede may i-flush yan dyan, basta yung natutunaw. Pero mga ibang, may mga ibang toilet dito na bawal din i-ano to, i-flush. So, depende mga lods, mag-observe kayo. So, isa sa pinaka-importante mga lods na dapat nyo malaman pagka atira kayo sa mga city, mga katulad nito mga lods na mga apartment na dikit-dikit yung mga bahay. Ayan. Sa mga apartment kasi, may mga kapit-bahay kayo dyan mga lods na mga Korean, ayan, iba-ibang lahi. Yung mga apartment na parang mga condominium or mga villa na mga 3-4 na kwarto sa isang floor, mga ganon. Yun, beware. Sa itong mga activities, wag na wag kayong mag-iingay. Number one yan mga lods. Yung halimbawa, magbibidjoke kayo dun sa bahay, magiinuman kayo na sobrang ingay ninyo, yung may nagsisigawan, mayroong nagwawala, mayroong basta yung nakakaagaw ng atensyon ng mga kapitbahay ninyo, wag na wag nyong gagawin yun. Bakit? Yung mga kapitbahay nyo, mga lods, lalo na kung mga Koreano, hindi kayo i-confront niyan, hindi kayo po-confrontahin na pakingay nyo, tumahimik kayo, sasawayin kayo na ganyan, sasabihan kayo na ganyan. Hindi sila pupunta sa inyo. Ang gagawin nila, tatawag sila ng pulis, at yung pulis ang kakatok sa bahay nyo at para investigahan kayo. Unang offense mga lods, kung hindi naman malala yung mga ginawa nyo, ano, kumbaga parang simple ingay lang, unang offense, pagbabawa lang kayo. Warning! Pangalawang offense, pagka na ulit-ulit, magkakaroon na kayo ng criminal record. Kukunin na yung ARC nyo, i-re-record na yung kaso nyo. So, kung may bala ka magtagal dito sa South Korea, yung mga bagay na yan ang iwasan mo. Kasi once na magka-record ka sa police dito at magkaano ka, problema, wala ka ng pag-asang magtagal dito. Like yung mga sincere worker, ayan, mahirapan ka ng masinsir pag may criminal record ka. Tapos kung mag-upgrade ka ng visa, nakaka-apekto din yan yung mga record na yan sa pulisya. So kaya ingatan nyo mga lods, yan ang number one na ingatan nyo, yung magkaroon ng record dito. Iwasan nyo na magkaroon ng record kahit na anong record sa pulisya, kasi magiging problema nyo yan pagdating ng araw. So, ayan mga lods, naisip ko lang nagawa ng content para kahit papano makapag-share ako ng idea sa inyo, tungkol sa mga bagay na yan. Simple lang yan mga lods, huwag na huwag niyong gagawin yung mga bagay na katulad yan. So, yung ginawa natin na to, yung mga ano lang ha, sa mga sa bahay lang, sa household lang. So, sa mga susunod na vlog natin, i-share ko naman sa inyo yung mga bagay na hindi dapat ginagawa sa factory. Ayan, sa mga public places, ayan, sa katulad ng mga bus, sa tren, ayan, yung mga bagay, sa yung mga bawal. Simpleng bagay lang yan mga lods, pero malaking epekto niyan sa inyo na dapat niyong iwasan para hindi kayo mga problema pagdating ng panahon. So, ayan, yun lang gusto ko share sa inyo mga lods. At kung sa tingin mo na natuto ka, may natutunan ka dito sa channel natin, request ko na i-like mo, yung hit mo yung thumbs up button dyan sa baba para magkaroon ng engagement at ma-share tayo ni YouTube sa mas malaking audience pa. At kung sa tingin mo na informative yung mga ganitong sinishare natin, palagay mo na kapakipakinabang at may natututunan ka, ayan, subscribe mo na rin yung channel natin para magkaroon ka ng mga ideas tungkol sa mga bagay-bagay dito sa Korea, lalo na sa pagtatrabaho. So, yun lang mga lods, gusto ko i-share sa inyo. Thank you so much for watching. Ingat-ingat. God bless sa inyo lahat. Mabuhay, mga Pinoy UPS.